Sige po, eto na. Blue side natin, pakilala muna natin yan. Yan ang Arkangel Claude ang gagamitin ni Sakuragi. Iso naman para sa isang baksa. Ninja Killer para sa isang Cho. Saksa para sa kanyang Johead. And kaya ka naman for this Farsa. For the red side naman, FNS Emperor Roro 777 para sa kanyang Angela. Deity naman for the Esmeralda Kuroko sa Grock. Admiral Doy para sa Rafael. And Ayong God para sa kanyang Leomord. Ooh, okay, so dito more na physical Leomord. Medyo nakita natin to nag-uso sa MPL ng isang beses, pero nawala bigla si Leomord sa pool of heroes na pinaprioritize for the game. Pero may kita natin ulit ngayon for this Empress, which is very interesting. And Angela, guys, Angela versus Ninja Killa sa ating bottom lane side. May pilitan agad umuwi dito ang Sancho. So delay na agad para sa kanya. Hindi niya na agad nakuha yung minion wave Home clear for this show. Medyo delay siya ng mga ilang segundo. Siguro mga level 2 and a half to si Angela bago dumating to si Cho. So mas lalamang at talamang siya dun. If ever naman. Itong ginagawa ng FNS Emperor, maganda rin. So ang ginawa nila, yung top lane is Esmeralda and Angela dun sa bottom lane. Ito na nga. Mukhang magkakaroon agad ng bakbakan. Papunta na yung tatlo or apat sa level 4 na pala agad to si Leomord. And siguradong papatayin niya si Sakuragi dito. Mga kaibigan, natakpan pa dun sa kabilang banda. Pero Orison and Keke, uy, makakalipad yung isa dun. Pero itong isa, mukhang maiiwan. Iniwan na ng aeroplano and double kill pa yun para dito sa isang Esmeralda. Maganda yung pinapakita natin dito. Triple kill pa nga mga beso. Mukhang maniac pa nga. Hindi, nakuha dito. Pero 4 agad ang napatay. Napatagal ang score dito ng Finesse Empress against Archangel. Napakagandang rotation para sa kanila. Ang laking bagay talaga na Rafaela sa early part ng game. Kasi, may heal ka eh. Mabilis ka pa. Mabilis ka pa. So, abot na abot ang langit. Kumbaga, para dito sa Finesse Emperor. So, medyo bitin yung gusto lang ibigay na skill. Pero since meron sila Rafaela, laban na ng laban, how much more pag sumama siguro doon yung Angela. Pero speaking of Angela, best, parang delikado dito sa bottom lane. Naka-ready. Natin confirm Archangel, pero naramdaman niya. So, ikot ulit para dito. Pero nandito lang din naman for the checkpoint. Si paring Kuroko natin, map mission ang kanyang ginagawa para sa side ng Finesse Emperors. Hirap siguro sila talagang patayin. I mean, mahirap talagang patayin yung Angela kasi kaya niyang sumalib kung kani-kanino lang yan sa Sakuragi Blazing Duet dun para maklear yung creeps dito sa ating middle lane. Pero Roro or the Angela para tingna ang backup ng FNS Emperor. Possible mag-sandwich play, pero Admiral Doy nangunguna agad. Ninja Killa nakapag-flicker out nga naman doon sa nagbabadyang panganib para sa kanila, pero apat yung nandito sa team ng FNS Emperor. And wag nilang kalimutan, may Leomord pa. Oo, grabe dito. Actually, yung rotation best na ano, Finesse Empress, gayon sinabi natin, more on movement speed talaga. Tapos, meron pa silang Grock na grabe magbigay ng information dito against Archangel. So, for Finesse Empress, literal, ikot lang sila ng ikot doon. And for Archangel naman, hindi na sila makalabas sa gusto lang puntahan. Bottom lane side natin, hindi si Angela mapatay pa nga yata. Pero tignan lang natin, hindi nahulugan dito ng ulti coming from this Farsa. Admiral Doy for the backup. And si parang Angela natin, uuwi lang for Finesse Empress. Blazing to what for Sakuragi, mabilis minion wave. And mga beso para sa ating laban ngayon. Actually, for Archangel, ang kinagandahan naman, meron kasi silang marksman. So, makahabulan dito ang isang Claude. Lagi natin sinasabi, sobrang taas na potential ng isang Claude na balik na rin ang laban. Mm-hmm. Kasi yung ulti niya is more on AOE. At mga players dito ng Finesse Emperors, medyo malambot. Tatlo naka-support emblem dito. So, si Rafaela at si Grock automatic para nga medyo na agad squishy na agad for this Blazing Duet ni Claude kapag ka nagkaroon na item. Para sa akin, isang item lang ng Archangel makukontra na yung tatlo eh. Necklace of Durance para sa Farsa. Sigurado makukontra at makukontra na nila yung tatlong players dito para sa FNS Emperor. Pero kasi FNS Emperor, ginagamit nila yung advantage nila ng early stage of the game. And feeling ko gusto nilang tapusin to as soon as possible kasi pag dumating ng late game, mahihirapan sila doon sa Claude na sinasabi natin. And doon sa bottom lane, napansin ko, dalawang beses na lang tinry na patayin si Angela. Pero hirap pa din talaga sila eh. Paulit-ulit yung ginagawa, no? Hindi nila agad basta-basta pinapasok. Pero anyways, mga kaibigan, ito na yata magkakitaan. Si Ison dito, tumakas na. Tapos wings by wings pa para kay Keke. Pero nga lang, hindi na nakalipad. Ang ating drop ang force dito. Wild charge naman para kay Kuroko. Pero napatay na dito si Keke, mga beses. Under the turret, nice dive in dito para kay Ayong God. Naiwan si Sakuragi, pero babalik sa yung Dexter. Ooh, nice. Oh, micro one. Kami from Admiral Toy and a kill para dito sa Finesse Emperors and si Ison dito. Yung medyo lumayo na yung napabalik kasi nga lang
Achilles nila kill for Finesse Empress, napakaganda ng counter doon. Alam nila kung saan magagaling yung kalaban nila, kaya automatic, hinaharangan na nila agad. Ang bilis pa nilang tumakbo. Yun yung medyo masakit sa ulo doon. May damage siya yung god. Nakasakay sa kanya si Angela. Tapos may Admiral Doy pa siya for the movement speed. Tapos may damage pa. So kakaiba talaga yung binibigay na rotation dito na FNS Emperor. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapatay ang Archangel. Yun yung magiging mahirap para sa kanila. Lalo na marksman yun. Diba? Oh, tsaka the more na gumaganda yung ikot dito ng Finesse Empress, the more na sumasakit yung Leomord para sa kanilang team. Nakita naman natin yun. Guardian's Barrier for this Grok, mga besi. Wap si Iso na ikipagbakbakan lang din. Yari ka dyan, sir. And a kill para din sa Finesse Emperor. Sayang yung red buff na kuha na tas napatay pa yung nagtatry do pepensa doon. Kita naman natin dito ay yung god with this damage para sa kanya Leomord. Sobrang sakit na for this match. Level 9 with a 205 KTA top lane side natin. Bakbakan ng ating mga offlaners. 86 6-6 at isang Cho for Esmeralda. Goods na goods to. Naka-triple kill to kanina eh. Oo, maaga yun para sa kanya. So, makakapagbili talaga siya ng makakapagpundar agad siya ng item dito as early as now. And to think 5 minutes pa lang, kaya niya ng tapatan kahit sino. And kaya niyang patayin especially. And ang mahirap para kay Sakuragi is dalawang beses na siyang nananahimik sa base nila. Level, oh. No, level 9 naman siya. Nakakasabay siya sa level, sabihin na natin. Pero kasi, ang problema, yung dalawang beses na namatay ka, eh, pagkalugi yun sa item mo. Oo, pagkalugi yun. Sayang yung gold. Sayang yung pwede mong makuha na XP sa pagpatay ng mga, ano, ng mga objectives minion, or ng minion dito for Archangel and Amina. Turtle dito ang nakuha mga best swap ng Finesse Empress. Grabe mag-zone out si Kuroko para sa ating laban ngayon. DT 666 naman. Hindi pa rin napatay. Kahit nadala siya doon sa mga tore. And Turtle has been taken here by Finesse Empress para sa ating laban. Well, for Archangel naman, ang talagang inaano nila dito na lane is yung lane ng Angela. Oo, yun lang yung, yun kasi yung ano eh, mahirap kasi na ano, lumipat na ng linya. Yun yung binabalak nilang anuhan muna, i-pressure. Kasi pag di nila napapatay yung Angela, makaka-backup, magiging turnaround kill pa nga yun para sa kanila. Kasi madali lang sumanib eh. Tapos may Admiral Doy pa siya for the movement speed. So eto na nga, tinawag na si Barbiel, mukhang lalaban na, medyo maasim nga lang naman yun. Naantay niyang pumasok si Angela dito, yung god, kaso wala pa rin ultimate. O hindi siya nag-ultimate doon sa ano sa Leomord. Alam niyo medyo negative. Ang ganda na nga dito, ang ganda ng pasok ni Ayong God na ejector siya, pero since meron siyang purify, safe pa rin siya dito against Archangel. So gamit na gamit yung skills dito ni yung spell dito ni paring ano natin, paring Leomord. Anyways, ninja kill dito. Nako, oy! Pero Falling Star mo, yun na talaga ang greatest escape of all time, mga beswap. Feather Airstrike dito for KK para mag-clear ng minion wave and lumilit ang mapa ng Archangel. Let's not forget na for Archangel, ang pinaka-inaasahan nila dito is a Claude. Question lang is, kano nila katagal isa-sustain yung rotation na binibigay dito ng Finesse Empress, knowing na 5.5k na ang gold dito ng Leomord and 5.4k naman for this Esmeralda. Unlike for Archangel, ang pinakamataas na talaga ng gold dito is yung ano nila, yung cloud nila, since yung pinakaasahan nila ng damage later on. Pero si Kuroko dito, napakunat lang naman at killing speed pa kay Ion God, nasa gasaan ang farsa ng Archangel doon. Pero anyways, dito naman sa bottom side natin, ninja kill without objective. Ang tanong dito kung mapapatakasin pa nila, sini pa pa nga, pero Rafaela, movement speed ang ibibigay niyan, Falling Star Moon. Medyo tumagilid. Pero ninja kill dito mga beso, ay napatay, giving a mega kill for DT666. Maganda yung ano eh. Ang gusto nilang ng Archangel, hindi sila makakuha ng kill. So objectives na lang. Though nagiging okay naman eh. Lumamang sila sa objectives. Tatlo na yung nakuha nilang tower, samantalang dalawa pa lang sa FNS. Pero kasi, ang problema, wala pa sila nakukuhang kill. And malaking bagay, yung kill, lalo na kay ano, kay Claude dito, kasi naka-bounty siya eh. Kung mapapatay niyo yung highest gold dito, makakasabayan eh. Siguro kahit dalawa lang or isa, okay na yun. Ang laking patong nun sa gold niya agad. Opportunity agad para sa kanila. And actually for Archangel, siguro maganda din na itry nila i-contest yung mga ibang objectives dito for Finesse Empress, specifically this Turtle. Alam naman nila na merong ano doon. Pero anyways, DB666 with a hardcore card from the Angela. Kaso yung nga lang, patay doon mga beso. Si Roro77 napatay na rin habang nangyari yung kinukuha yung Turtle. Pero Admiral Doy, wala nang buhay mga beso. Kuro na dito na nakaredy at naka-flex na naman. Tinawag si Barbiela, dito makakatakas pa, pero ejector para dito kay Paren Saksa natin. Damage is real para kay Ayong God, wala mega kill para sa kanya and a flicker out as well for this Chohead. Nako, pero out na nga lang at hindi pa tapos ang laban. Pero speaking of objectives, umu-objectives yung marksman nila dun sa top lane. Impossible makukuha at makukuha niya yun kasi siya lang yung tao dun and isa lang yung buhay sa team ng FNS Emperors dito. So ito yung maganda naman ngayon sa Archangel. Mukhang mapapatay pa si Ayong God dun ng bagya. Napigilan ng kanyang pag-uwi sa kanyang base.
So, no, na-delay ng bagya. Feeling ko dito, best ang medyo naging problema for Finesse Empress. Habang nagtaturtle, sana hindi na nangyari yung clash kanina. Sa Esmeralda, no? Na ano yung Esmeralda, tapos napatay pa yung Angela. Tapos nagtuloy-tuloy na. Kasi as it is, goods na. Kasi nandun lang sa position lang naman na yun. At that time, is Eason para magbigay ng vision para sa Archangel na nagtaturtle sila. Kasi yung Esmeralda, nahuli, may Johet pa. So, automatic kill agad dito para sa Archangel. Tapos nagkaroon pa ng space dahil doon yung cloud sa top lane natin. Pero anyways, mga kaibigan, tinanggap dito si Barbiel. Conference Leo Morg, iso dito naka-immortal. Dito lang ito yung tinatarget nila. Pero tingnan natin dito kung ano bang mangyayari. Ang sakit mga beswa, pero keke, napatay lang din naman, Blazing Duet dito para kay Sakuragi, pero ayong God, ang napatay, patay din si Eason dito sa ating laban ngayon. Ito na si Ninja Killa, another di kill para sa kanya. Roro 77, napatay na din, last man standing si Parin 8666, pero sakto kanyang Polystorm with a triple kill para sa kanya. Cho versus the Esmeralda, sino nga ba nang aangat para sa ating laban ngayon? Buhay pa rin ang dalawa at alam nilang delikado if ever na magpatayan pa. Kayang-kaya ni Deity 666 yun kasi ani nakakapagkuha siya ng ani ng mga shield din. Nakita naman natin wala nang buhay dito si Ninja Killa. Though onti na lang siguro pag nag-proc yung critical damage ni Ninja Killa, yung pag-shoon po niya sa baysuntok tapos napatay agad, hindi na maano yun eh, hindi na mabibigla nung skill niya. Kumbaga hindi na mapapantayan or hindi na magkakaroon pa siya ng extra buhay. And sigurado magiging patay na siya doon sa laban na yun. And ang tagal ng laro, ang tagal ng laban, ang tagal ng clash doon. Pero ngayon masasabi ko nakakabawi na yung Archangel with the 7.8k na ang pera. Agad ng isang clue. Ano yung makikita mo kanina dun sa clash natin, parang medyo naging error pa siya. Although lumamo yung Finesse Empress, or actually pantay pala yung laban natin yun. Wait lang mga besiwap, kasi si Roro 7-7 natin dito ang mapapatay mo na mega kill para dito kay Ninja Killa. Napakaganda ng ano dito ginagawa ni Ninja Killa. Actually nanggugulo lang siya. And patay din si Deity 666 sa ating bottom lane side. Ayong ga dito with that mga besiwap, revitalize ginamit na rin. Napakakunat na dito ng Archangel. Flicker in na huli si Admiral Doy para sa ating laban ngayon. And perfect timing para dito sa Archangel, meron silang marksman to get this level 1 lord. And going back sa ating thought, for Finesse Empress, medyo nagkakaroon sila na error from time to time kung sino tatargetin nila. Kasi nung huling clash kanina-kanina, ang tinlay nila i-burst si Eason. At kita natin, makunat na si Eason dito ng Archangel. But anyways, nakuha dito ang lord ng Archangel. Naiwan pa dito si paring ano natin. Ayun. Nagkapatay lang din naman. Pero I am God for the backup and Eason will go down as well against this Finesse Empress squad. Bakbakan na mga kaibigan. Double kill for Admiral Doy. Yun na, maganda dun. Inaantay at tinaantay lang talaga ni Ayong God yung ultimate niya. Kasi dun lang gagaling yung damage niya eh. So, kung maganda lagi yung ultimate niya, or nakita naman natin kanina dito sa Lord side, na naging maganda talaga yung ultimate niya, and nakapatay pa nga siya. So, dun saglit lang talaga siya, no? Si Sakuragi or the Claude sa kanya. Literal na mga siguro tatlong hits or apat na hits dito si Claude. Pero kasi, pagka nakapag-free hit naman yung Claude, malulumbay sila. Iwasan lang siguro nila yung pag-damage dun sa tank. Mag-focus sila kay Ninja Killa at saka kay Keke kasi yun yung may masakit na ano eh na dudulot kasi ka ang may tendency dito yung Finesse Empress na kung sino yung pinaka na una nilang i-target yun na agad yung kinukuha nila. So for Finesse Empress nandun na yung damage pero free hit malaki kasi difference ng burst damage sa free hit. Sa Archangel kasi meron silang free hit talaga si Sakuragi. Unlike for Finesse Empress, medyo skill-based ang kanilang damage dito, Esmeralda tsaka Leomord. So malaking bagay kung sino yung una nilang tatargetin at sino yung pinakamalapit sa kanila. No, tama ka dyan. So Holy Crystal na lang ang kailangan dito ni Deity. Palag-palag na to, papalag na yan. Pero ang problema, tumataba na ngayon yung si Sakuragi. Though nakakadalawang kill pa lang siya, pero malaki na yung naiaambag niya sa pera. And parang sa ngayon, masasabi kong pwede na siyang sumabay. Or actually, pwede na talaga. Kayang-kaya niya nang mahuli. Pero para sa akin, unahin nila yung Angela. Kasi yun yung masakit sa ulo eh. Angela Rafaela. Malagkit kasi. Tsaka dito for Archangel, comment natin si Ninja Killa. Laking bagay talaga nung ginagawa niya dito. Panggulo factor talaga. Tsaka nakakapatay siya from time to time. But anyways, andito na si Ayong God. Nag-ulti ng mga Besu up. So, dito for Archangel. Tori na lang kukuha rin sa middle lane. So, top lane side natin dito. Dalawang players from Archangel na pwede na mag-flicker out si Sak. Sa Ayong God dito pa, wala na kanya kagayo. Tapos
nahuli pa dito. Purify na gamit na rin para sa kanya si Sakuragi. Napakasakit na mga Beshiwa. Patay din ginago. Patay nga si Ninja Kila. Pero nakasira sila ng inhibitor turret dito. Tama. Kasi Ninja Kila, objectives at kung objectives lang, isa yung malaking tinutulong dito. Pero Sakuragi nakataka sa pagkakataong yun. Pero babackup na yung tropa ng Arkangel dito sa clash na to. Lumikod pa nga si Ison. Para nga naman doon. Pero saksa, lalaban din naman. Keke, nakakita ng pagkakataon na lumipad. Pero si Deity 666, hindi niya na masyadong ma-damage dyan eh. Hinahabulan pa rin doon sa bottom lane. Si Baxen tsaka si Rafaela. Medyo masakit nga naman yun. Dito, para sa akin, katulad ng sinabi mo, best comment talaga, ang isang show. Siya lang yung more on objectives. Wala siyang pakialam. Kahit tatlo yung kalaban niya sa bottom lane. Wala siyang pakialam. Nag-tower lock siya. Pagkatapos nun, bala ka nasira, na. Isipin mo, nasira niya yun habang dinedefting yung inhibitor turret sa taas. So, kung if ever na napatay yung dalaw dun sa taas, goods pa rin for Arkangel kasi inhibitor turret. But anyways, mga besties, napilitan na dito si Admiral Doyle na mag-flicker out. Kuroko dito, wala na rin buhay. Dito yung Fallen Star mo lang tatamaan. Saksa! Ang napatay, mga besties, habang nakasakay si Angela sa kanya. Ayong God dito, eh, tatakas lang din naman. Wala na siyang buhay. At nandito na si Parin Sakuragi natin para sa side ng Arkangel. Sa may bandang likod, ito na blazing duet coming from Sakuragi. Pero a falling star for this Esmeralda na Mamba out para kay Sakuragi. Naku, maganda yung ginawa dito. Sakuragi, kung siguro kung di siya nag-BMI out, mapapatay niya pa yung dalawa eh. Napindot niya na lang din siguro dahil nga, malay mo, magka-error pa sila at mapatay pa. Pero ito na naman, si Barbiel, tinawag na naman ang kuya niya. Pero ito na nga si Deity, mukhang nasasaktan sa normal hit dito ng isang Claude at mukhang papatayin, double kill pa yun para sa kanila. And pwede nilang idiretso to at tapusin ang ating game ng Bowman para mapunta na sa kanila ang pagkapanalong ito. Ito yung sinasabi natin kanina, like nung huling ulti nung Leomord ng Finesse Emperors. Anyways, for that game number one, congratulations to Arkangel. What a game for them. Talagang